Hello, hello. Thank you.
Okay, so good afternoon, everybody. So today we are going to tackle about hepatitis C. So we will start with a short prayer by Miss Diane Silva. Kyle, nawala Kyle. Okay, Diane, you're on board. Kindly proceed. Hello. I'm sorry po na wala yung connection. Okay. And Eric, we praise you and adore you. You are asking your prayer, Lord. Our meeting, send us your Holy Spirit to our guide and give us the wisdom to understand every topic that we are going through our minds, and let your love be upon us. May this meeting bring success and growth to our team. We thank you, Father, for this precious time that you have given us. All this way, we pray to our Lord Jesus Christ, your Son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Okay, thank you, Diane, Miss Diane, thank you. So before we start, we want to welcome Mr. Patrick Saburit, President of YWSP, to give the opening remarks. Magandang hapon sa lahat. Muli po, kami ay natutuwa dahil po kahit papaano po sa panahon ng pandemya, nagkaroon pa rin po tayo ng ganitong webinar para mapag-usapan po ang hepatitis C. Muli po, nagpapasalamat din po kami dun sa
kay Dr. Tripon na pinaunlakan po niya ang aming imbitasyon upang magsalita at ipaliwanag sa bawat isa sa atin kung ano yung kung ano ang hepatitis C at kung paano ito ay nagagamot at kung paano ito mape-prevent. Ngayon po, ganun din po, nagpapasalamat din kami sa mga sa nag-sponsor, si Mylan Philippines, na kung hindi po na nasagot itong aming kahilingan na magawa ito, hindi po natin ito masisimulan. Muli po, maraming salamat po. Stay lang po kayo hanggang matapos po ang ating webinar na ito. Marami po kayong mahutunan tungkol sa hepatitis C. Maraming salamat po. Okay, thank you, Mr. Patrick Saborit. So we will go to our speaker, Dr. Edhel Tripon. If you attended our last WHD celebration last July 28, siya yung naging speaker natin and has been our speaker for several times. She currently holds clinic at the Center for Liver Disease Management and Transplant at the Medical City and Sacred Heart Hospital in Malolos, and also in High Precision Diagnostics. So, may we welcome Dr. Edhel Tripon. Would you like to share your slide? Can you see my screen? Hello? Yes, Dr. Okay, so good afternoon, good evening na ba? Almost good evening, parang madaling na kasi where I am. So it's nice to be here again with our friends from Yellow Warriors, Chris and Pat, and many of you guys na malamang kilala ko na rin po. So today I was asked to talk about the other hepatitis. We don't talk about it as often, yung hepatitis C. So we'll make it very informal. I will be speaking in Taglish. So mag-start po tayo with this slide. You've probably seen this a lot. Yung signs of liver disease. As you know, pwedeng may flu-like symptoms. So parang tinitrangkaso. May upper right hand pain, upper right abdominal pain. Pwedeng nawawala ng gana and feeling na very pagod. But yung pinaka-important po na lagi kong hina-highlight is in many cases, walang nararamdaman ang isang tao na may hepatitis, whether it's hepatitis B or C. Before going to the lecture proper, let's just do some liver health reviews, some myth-busting that you might be able to share to your other friends, whether or not you have viral hepatitis or not. So ang karaniwan na sinasabi is, I feel fine. Siguro naman kung may sakit ako sa atay, may manonotice akong pakiramdam. No? Also, meron naman akong regular check-up. Wala naman sinasabi sa akin yung doktor ko na may sakit ako sa atay. Kaya ano ba yung fact or anong totoo? So, liver evaluation, unfortunately, yung pag-examine sa atay, hindi siya always prioritized as part of routine examinations, which is unfortunate. Kasi pag early pa yung liver disease, in many cases na curable pa siya, hindi siya na-detect by physical exam, even in routine na blood tests. So and when we say evaluation ng liver blood tests or liver examinations, ito usually yung mga nire-request po ng gastroenterologist or ng inyong liver doctors. It can be divided into several things. Ultrasound and yung special tests may include FibroScan. The other thing po that can be evaluated are hepatitis tests, liver enzymes, ito yung mga AST or SGOT, yung dilaw sa dugo, bilirubins, and yung mas kilala nating mga tests including CBC and yung protein, important na protein sa trabaho ng atay, and that's albumin and protein. Isa pang mythbuster, so sa mga mahilig uminom, konti lang naman yung mga iniinom kong alak. Hindi naman ako magkakasirosis kung konti lang. Kaya lang, usually we like to quantify this kasi yung definition kung ano yung konti,
may vary. So iba sabihin, isa lang namang iinumin ko, yung pala, yung isa niya is 1 liter of Red Horse, di ba? So ano ba yung ibig sabihin ng too much or masyadong marami? Iba yung limitation ng men and women. So sa women, ang sinasabi is 1 drink per day. Pero ano po yung ibig sabihin ng 1 drink? So 1 drink can mean, ito po yung definition, kung isang can ng beer, usually it's light beer na standard na 1 can. Kung yung stronger na beer, yung mga malt na beer, 12 ounce glass. Kung wine, mas konti po yung amount. And kung spirits, mas even less. No? Kung pwede parang 1 shot lang is a definition of 1 drink. So kung lumabas ka na ng mga 30-40 ml sa hard drink, and that includes yung mga rum, no, very common kasi mura lang siya, vodka or whiskey, then it might be lampas ka na dun sa total daily requirement mo pala kahit naka-isang shot ka lang. However, hindi po ibig sabihin na kailangan araw-araw. Minsan kasi yung iba, hindi sila umiinom every day, pero may weekend drinking, yung sinasabi na binge drinking. So, halimbawa, in one occasion, biglang iinom ka ng isang case, or in one occasion, iinom ka po ng several bottles or of hard drinks, or even several shots. So, qualified na po yun as binge drinking, which is bad. So, ang isa pong importante pang maalalan, kahit di ka umiinom, is pwede po pa rin kayong magkasakit sa atay. As our friends in Yellow Warriors commonly know. Kasi nga, hindi lang alak ang cause ng sakit sa atay. Alcohol contributes or worsens liver disease, pero it's not the only cause of liver disease, including liver cirrhosis. And of course, alam natin tong lahat, hindi lahat na may viral hepatitis ay naninilaw. So, kahit na wala kang history ng paninilaw sa buhay niyo po, hindi ibig sabihin na hindi kayo nagkaroon ng viral hepatitis. As an example, by serology test, may history po ako ng previous na hepatitis A, yung hepatitis na nakukuha sa pagkain. But I don't ever recall, or kahit yung parents ko remember, na nagkaroon ako ng hepatitis A before. Kasi it's another hepatitis that's very common in the Philippines. And more importantly, ito po, carrier lang naman ako ng hep B or C, wala akong nararamdaman, so hindi ako dapat mag-alala. And of course, alam natin na malito, hep B positive ako, gusto ko ng bakuna sa hepatitis B. Kasi as we know, hindi na mag-work ang bakuna sa hepatitis B kung meron tayong hepatitis B na. So which leads us to the topic of the day, no? Hepatitis C or yung other hepatitis, the less known na hepatitis. So, ito po yung nasa kanan ng inyong screen, yung drawing ng hepatitis C virus. Isang major difference ng hepatitis C at hepatitis B is yung hepatitis C is an RNA virus. So, parang yung SARS-CoV-2, no? RNA virus din siya. Malaki din yung pagkakatulad niya sa hepatitis B kasi tulad ng hepatitis B, maaari siyang mag-lead to chronic hepatitis no? So, pwede pong magtagal siya sa katawan for more than 6 months and lead to complications, as we will discuss later. Pagkatapos po, ang isa pang mahalaga is pareho siyang natatransmit through blood and body fluids. Unlike yung Hepa A, nasa pagkain po nakukuha. So, ang unang question is, meron bang hepatitis C in the Philippines? So, unlike with, kung may medyo may kakulangan po tayo sa prevalence study sa hepatitis B sa Pilipinas, mas lalo pong kakaunti ang mga pag-aaral ng hepatitis C sa Philippines. So, this is what we call a modeling study na gumawa po ng, kung saan gumawa ng estimate ng number ng hepatitis C sa Pilipinas, pag-aaral po ito nila Dr. Ong, and lumalabas na about 600,000 yung estimated na infected ng hepatitis C sa Philippines. No? This is a big number, but much less na yung than the 10 million estimate for hepatitis B. Pero ang tingin ko po is mas lalong maliit yung detection rate for hepatitis C kasi hindi siya commonly tinetest, even less common ng hepatitis B. And if we don't do anything to treat these patients, ang projection po is by the end of the decade, hindi masyadong magbabago. Almost 600,000 pa rin po yung estimate of patients with hepatitis C by the end of the decade, by 2030 po. And because hepatitis C po can lead to complications, yung mga komplikasyon niya sa atay,
ang mangyayari, if we don't do anything, by the end of the decade, we also expect na mag-i-increase po yung rate ng mga komplikasyon sa atay in number, no? So, total infected with those with liver cancer will increase gradually by the year 2030. And ganun din yung mga nagkakaroon ng malubhang kaso ng cirrhosis. Also, as expected, because ang liver cancer po once diagnosed is usually in its late case and can lead to death, tataas din po yung mga liver-related deaths from hepatitis C if we don't intervene, no? Siguro question is, may hepatitis C kaya ako? So, unlike hepatitis B na sobrang common sa Pilipinas na what I like to say is hepatitis B, just being a Filipino is a risk factor and most likely all Filipinos should be tested at least once in their lifetime for hepatitis B. Yung may mga risk factors po na tinitignan. So ano po ito? Because blood-borne po ito and transmitted by blood and body fluid contamination, ang mga kailangan mag-imbisiga kung meron silang hep C are those who are current or past injection drug users. Yung mga tao po na sa lina ng dugo before the year 1990s or nagkaroon ng organ transplant before 1992. So that will most likely be kidney transplantation in the setting of the Philippines. Marami po sa mga pasyente ko po na may hepatitis C ay mga may edad po na kababaihan na in the 1970s, 1980s nanganak sila and nag-lose ng dugo during childbirth at nag-lose ng dugo during childbirth and nangailangan ng blood transfusion. No, so these are the patients po na kailangan pong i-evaluate for hepatitis C. Isa pang high risk group yung mga nagda-dialysis, yung mga whether past or present na nakulong, yung or na-incarcerate or yung persons deprived of liberty, yung mga may history ng intranasal drug use, yung mga nagpatato, especially kung nagpatato sa mga hindi sa clinic or yung mga may disposable needles, hindi dun sa tattoo artist, and other percutaneous exposures. And ibig sabihin lang po, yung mga posibleng nakagamit ng sharp instruments na maaling contaminated by hepatitis C blood. No? Ang isa pa is yung mga may nanay na may hepatitis C. However, mas maliit po yung risk. As you know, kung walang bakuna, yung risk of transmission ng hepatitis B mula sa nanay into their children can be as high to as 90%+. Sa hepatitis C, hindi kasing efficient yung virus. So the transmission rate can be about 5%. Thereabouts sa mga pasyente po na pinanganak sa nanay na may hepatitis C. So kung may hepatitis C ka, ibig sabihin na infect ka with hepatitis C, anong mangyayari sa iyo? No? So depende, meron ding konting impact yung age. The older, baliktad naman siya sa hep B, the older you are when exposed, the more likely po na magiging chronic yung infection. Ibig sabihin, kung may edad na maigit 30 ka na bago po na-expose sa hepatitis C virus, mas malaki yung chance na magiging chronic or dadalhin mo po yung virus pang matagalan, more than 6 months to a lifetime unless treated. Kung naman po mas bata sa 30, maaring 50-50 yung chance na hindi ka magiging chronic. Once meron ka na pong hepatitis C, yung chance na magkakaroon ka ng cirrhosis is about 20%. Ibig sabihin, isa sa limang taong nagka-hepatitis C for 20 years ang magkakaroon ng cirrhosis. While kung 40 years mo dinala yung virus, meron kang 1 in 2. So 50% chance of developing cirrhosis. And yun naman pong may cirrhosis na po ay maaari pong magkaroon po ng liver cancer at a rate of 1 to 4% per year. So ito po yung mga known na complication ng hepatitis C. So usually magsa-start na normal yung atay, meron kang ongoing na pamamaga from the viral hepatitis. And then yung mga may cirrhosis na, so makikita nyo po from a normal, smooth liver, nagiging baku-baku siya and nagko-contract, mapeklat na atay, doon po tumutubo yung tumor. So liver cancer or magkaroon ng malignant or cancerous na bukol sa atay
or in some medical terms, ang tawag po dito ay hepatocellular cancer. So, ang unique with Hep C is usually, hindi siya katulad ng Hep B na mas madalas nag-occur po yung liver cancer in a non-cirrhotic liver. Ibig sabihin, wala pang cirrhosis or hindi pa obvious yung cirrhosis pero may bukol na sa atay. Less common po to sa Hep C. Mas common yung kailangan may cirrhosis muna before the tumor occurs. So, sino po yung mas likely magkaroon ng komplikasyon? So, sino yung mas binabantayan for complications from Hep C? Meaning cirrhosis or advanced fibrosis, ibig sabihin pagpepeklat ng atay or tumubo, may tumubo na cancer po sa atay. So, ang mga kailangan pong bantayan for that are yung pong may edad 40 pataas na may hepatitis C, yung malakas sa alak, may co-infection. So, may kasabay na ibang virus and that can be HIV and hepatitis B. No? So, kasi yung HIV, katulad as you know, ng Hep C, same po yung transmission niya. So, pwedeng blood and body fluid. So, may mga ilan din po akong pasyente na both, they have both infections. So, that's why for these patients, we try and treat immediately. Ano pa po? Yung mahinay immune system, yung mga may diabetes, overweight, may pamamaga ng atay for one reason or another. Kasi, kumbaga po, nagiging doble-doble yung pagpapahirap sa atay. Maaari din pong mas mataas yung risk ng complication sa mga kalalakihan at dun sa mga may mataas na ALT level. So, mas madali. As you know, medyo komplikado yung decision making sa hepatitis B kung kailangan silang gamutin or not. For Hep C, it's especially nowadays, it's easy. Sino ang kailangan gamutin? Everybody na madokumento po na viremic. Ibig sabihin, may dinadalang active na virus sa katawan. Kailan ititreat? As soon as treatment is possible and feasible. Exception lamang po kung sa mga pasyente na incidentally nalaman na may hepatitis C sila and nakita na yung life expectancy from other illnesses, yung may tanning sila dahil sa ibang mga sakit nila is less than 12 months. Kung halimbawa mas komplikado yung sakit sa atay, lalo pong sinasabi na mas maigi na gamutin natin agad yung hepatitis C infection. So, ano po yung definition ng Hep C cure? So, this is a picture of someone you may know, si Michael De Mesa. He recently, in last year, went out publicly to share with other experience na he was cured of hepatitis C through taking antivirals. And paano po sinasabing na-cure siya? It's through a blood test. So, RNA blood test po ito kung saan tinitignan po kung nanawala na yung viral element sa dugo. And that is done 12 weeks after the end of treatment. Ito po yung tinatawag na SVR12. Ang ibig sabihin ng SVR12 ay equals na siya to cure. Kasi the likelihood na magkakaroon spontaneously uli ng viral load after magkaroon ka na ng cure is very, very, very unlikely na. So, ano ba yung kagandahan pag na-cure ka of your Hep C? So, kung wala ka pang cirrhosis, ang maganda is kung na-treat ka, mapipigil yung pagkakaroon mo ng cirrhosis. Yung isa pa, yung Hep C kasi can lead to injuries in your other organs, including the kidneys, skin, even joints, no? Whereas, kapag pag ma-treat yung Hep C, mapaprevent mo na yon. What if may cirrhosis ka na? Mayroon pa bang reason to cure the Hep C infection? Well, ang kagandahan, pag gamutin mo yung infection, mababawasan yung panghihina yung atay. The other thing is gaganda yung lakas ng atay kasi tatanggalin mo yung additional load sa kanya. Makakatulong siya sa pag-iiwas sa mga tumor sa atay. No? So ito po yung scientific evidence how cure or removing hepatitis C from the body can improve your liver health. So, dun sa taas po, ang tinutukoy nito is yung liver-related mortality or yung pangangailangan ng isang pasyente na palitan or matransplant yung liver nila. Yung without SVR is this yellow line here. So, makikita nyo po na yung chance na ikaw ay mamatay or mangailangan ng liver transplant ay bababa dramatically with time after you cure the hepatitis C. The other thing is, nade-decrease din po yung risk ng liver cancer in patients with na magamot po yung kanilang hepatitis C. No? So the wonderful thing pa is, in the past decade,
sobrang laki po ng advancements ng sa paggagamot ng hepatitis C. Kad ng telepono, palaging may bago, no? So and nung, unfortunately nung una in the first few years that these wonderful drugs came out, paganda ng paganda, napakamahal naman ng gamot, no? So ito po yung tinatawag na evolution ng hepatitis C treatment. Mga in black po, yun pa yung ginagamit yung injection drug, no, pegylated interferon. So unfortunately, actually because relatively, well, younger po ako than the other GIs, yung hepatitis C infection is was much harder to treat before the year 20, before parang a decade ago. Mas mahirap po gamutin. Yung interferon has a lot of side effects, unfortunately. Iba-iba yung effect depende sa genotype. And the other thing po is yung cure rates niya is much lower. So if you look at the treatment po nung interferon pa lang and ribavirin, majority po ng cure rates ay umaabot lang sa halos 50%. Samantalang nung naging available po yung direct acting antivirals, and these are the tablets that are now available for hepatitis C, yung cure rate tumaas po to above 90%, and until naging pill-only regimens na lang po na hindi kailangan ng injection, na mas madaling gamutan. And nung una, ang problema naman is hindi one size fit all yung mga tableta. Napakadaming tableta na available. Unfortunately, depende pa sa genotype. May mas maraming kailangan tignan, which means na mas magmamahal yung evaluation ng gamot. And hindi lahat ng pasyente ay candidate for the same drug. So hindi siya yung tinatawag na one size fit all. So again, before po dumating yung DAAs, napakahirap gumamot, low yung response rate, marami pang treatment failure, mahal po din yung entire treatment regimen. Whereas nung naging available na po yung mga tableta, mas mataas to 90% yung cure rate, safe and well tolerated, and eventually, especially as generics became available, mas widely available yung treatment, mas madali pong ibigay, no? So in fact, kaya siyang i-manage together with a non-specialist in majority of cases. So, it's a simplified and shorter treatment. So, nung una, ito po yung available na gamot sa Philippines. Pero how do we monitor treatment safely? Sa una, ganito po yung monitoring. Yung ribavirin na dagdag po na tableta, maaring kailanganin. Usually, yung may kailangan po ng ribavirin are patients na mas special yung treatment, may cirrhosis, yung cirrhosis nila, ibig sabihin cirrhosis na may sintomas. So, medyo mas bantayin lang po sila sa follow-up. No? So, ganito po yung usual na monitoring. In terms of side effect, actually, generally po, sa majority ng patients, bibihira po ako nakakakuha ng patients na magkakaroon ng complications. In majority of patients, they feel actually much better. Parang yung, kumbaga, kung dati paramdam nila parang lagi silang pagod, biglang nawawala po yung mga sintomas na yon with SVR, no? So, pero kung nag-SVR, hindi po lahat pwede nang sabihin namin na you're cured, di na po natin kailangan magkita uli. Tinitignan po namin usually at baseline kung komplikado na yung sakit sa atay. Ibig sabihin, may cirrhosis na or advanced fibrosis yung pasyente. Kasi kung meron na, kahit na magamot pa po yung hepatitis C, although mababa na po yung risk of growth sa atay eventually, meron pa rin some risk. So we just advise these patients to come back every 6 months for screening for liver cancer, and that can be using an ultrasound and blood test, yung AF alpha fetoprotein. And sino pa? Yung mga pasyente po na high risk. So ito yung mga pasyente na hindi sila nawawala mula dun sa high risk situation nila. Yung, unfortunately, yung mga injection drug users, yung mga persons deprived of liberty, ideally, andun pa rin yung continuous exposure. Yung mga nagda-dialysis po, because yung anti-HCV, ito po yung screening test upang malaman kung may hep C ka or not, ay palagi ng positive kahit ma-cure ka. Kailangan po ng annual hepatitis C screening in the form of RNA testing. Kasi kahit na-cure ka, hindi ibig sabihin hindi ka na ma-infect ulit. So, sa ngayon po, ito yung, sa alam ko po anyway, mga gamot na available
Hep C testing, Hep C treatment, yung una pong very effective drug na lumabas is no longer commercially available. Although I think there are ways to source it. Yung ribavirin kapag kailangan po is sometimes very hard to source. So minsan we will just end up doubling yung treatment time instead of looking for ribavirin. Pero as always, I like to end with ano pa yung mga iba mong pwedeng gawin para sa iyong atay bukod dun sa gamutan, no? At yung advice po na treatment ng iyong doctor. Of course, yung non-pharmacologic advice po na tinatawag, yung lifestyle changes na iwasan mo na magdagdag ng lason sa atay. Ina-advise yung patients na kumain ng tama, mag-exercise upang hindi tumaas ang timbang at magkaroon ng fatty liver. Magpabakuna sa Hep A and B kung negative pa yung antibodies for Hep B and Hep A. And of course, regular health checkup. Lalo na kung ikaw ay may cirrhosis or family history of liver cancer. Of course, andyan pa rin po yung COVID. So I'll end with this slide na importante na to still be cautious, no? Kasi yung COVID, some liver related na abnormality sa blood test. So minsan in patients with chronic liver disease or may dati ng sakit sa atay, medyo mas bantayin po in terms of treatment, especially since may implication po yung ibang gamutan sa COVID, dun sa mga lubhang kaso ng COVID. Kailangan din po, especially kung may sakit sa atay, na magdagdag ingat para maging ligtas pa rin tayong mula sa SARS-CoV-2. Okay? I think yun po namin. This is yung candle slide na just to inform everyone na nagre-recruit pa rin po kami again. Nag-start na po yung blood testing for candle. And this year, we're trying to recruit more cirrhotic patients para sila din actually po will stand to benefit more. Okay. Hello? Yes, now. Okay. May questions ba tayo? Ay, hindi ko makita yung Q&A. Ah, okay. Wala tayong masyadong question. Sir, meron sir sa ano? Sa members. Ah, sige, ikaw na. Hi po. Kasi may nagtatanong na ano, na HEPA C member. Hello? Ay, naputol. Si Diane ba yan? Parang nag-choppy. Sa HEP pa. Nag-choppy ka na wala okay, kayo. Oh, yan. Dok, kasi hindi ba sa hepatitis B, may vaccine na tayo. Pero sa hepatitis, may ongoing na ba tayo, Dok, na parang... Wala pang ano. Wala pa. I think probably kasi ang dali na rin niya i-treat. So unfortunately wala pa na commercially ano na Hep C vaccines. Oo. Hello. Oo. Okay. So siguro ako may question. So for let's say for pregnant mothers, paano ba ang approach pag let's say na-discover na may Hep C sila during pregnancy? Sa pregnancy kasi ang difficulty is yung sa treatment. So ang first pa rin ay refer sa specialist. Tapos kailangan ma-assess yung baseline na liver disease. And it will have to come with yung decision making kung kailangan and will the patient stand to benefit more or to delay yung treatment. Oo. Pag na-delay yung treatment, di ba, di pwedeng may chance na mapasa sa bata? Mababa lang yung chance compared sa ano, parang 5%. In some studies, it's even lower than 3%. Oh. Ayan, okay. Okay, we have a question here. So, for those who are undergoing treatment, can they still do light or heavy work? Pwede. Kasi very minimal yung side effects. I mean, this is just in relation to yung mga DAAs. So, yes, they can continue to work. In fact, maraming patients na minsan nga, lalo na nitong COVID, na nag-update na lang sila by telemedicine and they're continuing to work. They can continue to work. Okay, so may question pa ba tayo? Diane, may question ka ba dyan? Opo, sir. Yung if ever, Doc, may HEPA C ka currently, karoon ng family or magka-baby po. Kasi diba, since wala pa siyang... Ayun. Pwede ka pa rin magkaroon ng family.
So you can still have children. Oh, kasi in fact yung newest drugs, ang Hep C naman kasi unlike hepatitis B, hindi siya magkakaroon ng damage later on. The newest drugs yung so ang tanong is paano kumahawa yung baby. So since may transfer cure, yung newest drug na available that's available in the Philippines, you can give theoretically in terms of yung recommendations of the manufacturer as long as 6 years old and above, 17 kilos and above, with just co-management with a specialist, pwede mo na siyang ibigay. So yes, you can still give birth, get married. Oh, pwede pa rin po. Kasi it's so much easier to manage. Oh. Okay. Hindi na siya kasi katulad ng, hindi naman siya katulad ng Hep B na kailangan mong evaluate kung may ongoing. So para siyang infection, as long as you're able to prove infection, you treat na. Oo. Gagamutin mo na siya. Okay. So, Doc, paano yung, let's say, pag natigil sa treatment? Let's say, 3 months or sa second month, hindi na ma-afford. So, how will they do it na moving forward? So, ideally yun, that's why for the patients na I start on treatment, hindi kami nagsa-start ng treatment. I tell them na you need to buy yung 12 weeks. Kasi yung recommendation sila talaga 12 weeks. So, ideally, pag na-stop kasi, baka kailangan mo i-restart yung entire regimen. Kasi ayaw mo din na hindi mo, baka may chance na hindi mo ma-complete yung cure and you might even breed resistance. So mangyayari nun, iba na yung nature kung mag-treat ka, kung treatment, hindi na siya yung fresh na untreated before patient. So ideally, pagka ganun, I would recommend that the patient start the entire regimen. Okay. So may question pa tayo, Diane? Marami na bang hepatitis C na sumasali sa group nyo, Chris? Hindi ganun kadami, pero may nagtatanong. Yes. I guess baka mahirap din because they cured and then nowadays, usually mag-cure sila tapos hindi na sila they will end up hindi sila magpa-persist to joining. Yeah, so saka yung post actually medyo para sa kanila medyo mataas-taas pa rin konti. So hopefully magal. Well, sa yung mga patients na hindi makasecure pa, kasi kung wala pa rin yung sa government, so of course the other option is for the patients to talagang mag-iipon. May mga patients ako, like yung mga seaman, nakaka-help sila sa seaman organizations na because nga maganda yung rate ng cure, nakakakuha sila ng help for yung medications. Kasi pag gumawa ka ng sulat, parang maraming willing to help kasi mataas yung rate ng cure. Tapos finite yung treatment regimen and more there are cheaper options na talaga. May generic options. So tingin ko if na-try nila yung, kasi ngayon medyo off yata ang PCSO. So tingin ko mag-grant sa PCSO kasi compared sa yung, medyo maliit kasi ang cost. Or personally, yung mga patients na treat ko who asked for help, hindi nga sila PCSO eh. There are organizations na sila lang, we write abstracts for them na napakaganda ng chances ng of them being completely cured and from them not having to worry about the Hep C again, especially if they're not exposed na. So I think mas madaling ihanap to ng help. Yes. Okay, so may question pa isa dito. A treated patient. And declared clear from Hep C after treatment, does still have a chance to be reactive? Yes. So, kung nagamot ka na, hindi ka na yung sinabi SVR, hindi ka na magkakaroon, parang tutubo siya uli. Hindi siya reactivate. More of, pwede ka pa rin ma-infect uli. So, yung mga dating reasons for infection, kung ma-expose ka, may infect ka uli. Hindi yung parang tutubo uli siya mula sa'yo. Hindi ganun. So, pag cured talaga. Ayun. And hindi mo ulitin yung anti-HCV. Baka kasi yung iba, sabi nila na-cure na ako tapos inulit ko yung anti-HCV. Palagi na yung magiging positive. Ang pang-check mo na talaga once anti-HCV positive ka is the RNA test.
Ayun, so hindi rin pala nawawala yung ano. So parang hindi nawawala anti-HIV. Tsaka hindi siya protective. Oo, hindi ka ma, hindi siya parang hindi ka magiging immune kung anti-HIV positive ka. How about daw sa can Hep C be cured by natural medicines? Walang evidence of that na yung Hep C is cured by natural medicine. Most kasi baka kasi yung iba na sinasabi nila feeling nila as you saw dun sa pinakita ko na ano yung mangyayari sa nagkakaroon ng infection, merong chance ng spontaneous clearance. No, so if you're young, the chance of you spontaneously clearing the virus can be as high as 50%. Whereas kung mas matanda ka na sa 30, pwedeng 80% magiging chronic o 20% na lang yung makaka-clear. So yung categorical answer ko, natural evidence na gamot na pinang-cure sa Hep C. Yung herbal or... Ayan, may question ka pa? Ayun po, sir, yung ano po, if ever doc na infected na siya ng hepatitis C, tapos nag-ongoing na po yung liver cirrhosis niya, may ano ba doc, may medicines ba na parang ma-slow down na ma-lead po doon sa liver cancer? Wala, wala pa na. So, just three. A Hep C infection can decrease na yung pagkaroon ng liver cancer. Pero once may cirrhosis ka na kasi, posible pa rin na kailangan ka pa rin i-screen. Pero, so ibig sabihin, walang tablet na pag ininom mo, hindi ka na, magiging zero na yung chance mo of liver cancer. Walang ganun. So, that's why we still monitor these patients. Not to say na kung may cirrhosis, as I emphasize, cirrhosis ka na, maganda pa rin gamutin yung Hep C. Ang isang example ko laging binibigay dito is may isang patient who came to us na parang ideally for transplant na nga siya kasi malubhan na yung lagay ng atay, may tubig na siya sa tiyan, may cirrhosis na talaga, nagkatubig sa baga, nawala, nagkaroon na ng mga komplikasyon, pati yung kidneys na affect. Pero eventually, after just supportive treatments doon sa mga ibang naging komplikasyon, and after nag-treat na sa hepatitis C, in spite of her being yung tinatawag namin na child C cirrhosis when she initially came, this patient gradually, although medyo matagal, nag-recover siya. May cirrhosis pa rin siya, pero wala na siyang symptoms and she was, and this was a relatively old patient. Nakabalik siya sa work niya. Naging productive siya ulit. Nawala na siyang iniinom na gamot. So, Doc, yung cirrhosis, pag nandyan na, so yung kung anong level na niya, so hindi na babalik sa dati. Hindi na siya babalik sa dati, oo. Maaring may decrease ng fibrosis, pero hindi siya yung, kumbaga sa kotse, kung lumang kotse na siya, hindi siya magiging brand new. Parang ganun. Pinakinis mo lang, parang ganun po. Pero lumang kotse pa rin, kumbaga. Oo. Okay. Dayan, may question pa? Wala na, sir. Hello. Okay, so... Okay. Well, kung wala na, Heinz, can you flash the digital certificate? Ayan, Pat, can you do the honors? All right. Certificate of appreciation. This is awarded to Edhel Estripon, MD, for offering her time to share her expertise on hepatitis C hosted by Yellow Wire Society Philippines. Given today, 30th September 2020. Signed, Patrick Saburi, President. Also signed, Bong Panales, Vice President. Thank you. Heinz, picture taking. Okay, on na lang yung mga camera. Heinz, ikaw na magbilang. Medyo madilim yung society. Okay lang. Ako din nga, dumilim na kasi. Kuna na on yung lights. So, everybody. And one, two, smile. Isa pa po. One, two, smile. Okay. Thank you. Okay.
Before we close, si Pat yata may pahabol pa. Pat, may sabihin ka pa? Teka, naka-mute. Good afternoon, everyone. Thank you ulit sa araw na ito dahil pinaunlakan niyo yung aming invitation to do webinar regarding for hepatitis C. May pahabol lang kasi regarding with the Light It Forward. Yung sino yung mga may gusto mag-join, gumawa nung solar light, tapos i-donate siya doon sa mga walang ilaw talaga. Dito sa project of HSP with Dr. RG D. Guzman. Ngayon, kung which is 2,250 at I think yung price, yung solar light, gagawin mo, i-assemble siya. Ngayon, pag na-assemble mo na, kukunin sa'yo ng Light It Forward. Tapos, i-donate naman nila dun sa mga lugar na walang kuryente para makatulong. Ngayon naman, kung wala budget na pang bayad dun sa solar na i-assemble natin, maghahanap si Dr. RG ng sponsor na kung sino yung gusto mag-sponsor na co-fellow niyan doctor din or alimbawa mga hepatologist doctor na gusto mag-donate, mag-sponsor, gagawin, tapos ikaw lang mag-assemble and then po-forward naman nila it forward. Ganun lang po. Yung sino lang mga may gusto and then pwede siya dayan pala, pasuyo lang, i-offer natin sa lahat ng GC na rin. Ayun. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you. Okay, so yung para sa mga tao or mga members na gusto malaman ko ano yung Lit It Forward, so just go to the litit.org yun, para malaman nyo yung sinasabi ni Pat. So two ways. One is you can donate. And the second is bubuin nyo na lang pag pinadala sa inyo yung kit. So yun. So again, thank you Dr. Edhel Tripon. Katulad ng sinabi ni Dr. Edhel, itong hepatitis C ay hindi masyado na pag-uusapan, pero nilaan namin itong webinar para sa hepatitis C kasi may 0.58% of the population ang may hep C. So mas yung 10% ng Filipino ang may hep B, importante pa rin ito dahil pwede na ito humantong sa liver disease. At isa pa ay may cure na to. So there is no excuse na hindi po tayo gumaling pag may hepatitis C. Kaya salamat sa pakikinig at sana may kalat nyo po ang inyong kaalaman para mas lumaganap ang ating advokasya. Again, maraming salamat po sa pag-attend at abangan nyo po ang aming next webinar. Magandang gabi. Bye! Bye po. Bye! Okay. Bye, Dr. Thank you. Thank you. Ains, thank you, Ains. Dayan, thank you, Jaime. Thank you, sir. Boss Chris, thank you. Magsapalit. I'll let next month.